God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that everyone who believes in him might have eternal life. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the verdict, that the light came into the world, but people preferred darkness to light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light and does not come toward the light, so that his works might not be exposed. But whoever lives the truth comes to the light, so that his works may be clearly seen as done in God. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. We heard in our first reading a bittersweet experience of the apostles from the hands of the high priests and Sadducees. Bitter sweet. Bitter because they were placed in a public jail because of their preaching about Jesus. That's what we heard in our first reading. Kinulong sila. Because the high priest and the Sadducees notice that these apostles were attracting large crowds. And many who have heard their preaching about Jesus are starting to believe in Jesus. This is bitterness because they jailed the apostles out of jealousy. Yun yung maganda na na-emphasize sana ng ating unang pagbasa, no po? They did it out of jealousy. Look at what jealousy can do to people. Apart from imprisoning a person, you become bitter. Diba? Ganyan kapag ang tao ay mayroong selos sa katawan. Bukod sa kinukulong mo ang isang tao, ikaw ay nagiging bitter. So you kindly check yourselves, no? Kapag nagsiselos ka, kinukulong mo yung asawa mo, kinukulong mo yung isang tao, kasi selos na selos ka. And
you become bitter. However, the sweet part happened when one night, the angel of the Lord opened the door of the prison and led the apostles out and told them to go to the temple area and tell the people about this life. Sabi ng anghel sa mga alagad ni Jesus, lumabas kayo at ipangaral ang tungkol sa bagong pamumuhay. Habang kinulong ang mga apostol, mayroong mga anghel na isang gabi ang nagpalaya sa kanila. Now this time, look at what God can do. He can save people out of misery and imprisonment. Isn't it? This is also what John means in our gospel when he said that God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world might have or might be saved through him. Dumating ang bugtong na anak ng Diyos, hindi para maparusahan ang lahat, kundi para iligtas. This is the purpose of Jesus, to save people. Ang tao, mapagparusa, pero hindi ang Diyos. Dahil ang Diyos naparito sa atin upang tayo ay iligtas. Ito po ang ginagawa ng Diyos, ang palayain ang tao mula sa pang-aapi ng iba, mula sa pagkulong ng iba. Hindi para magparusa, kundi para tayo ay iligtas. Like what he did to his apostles when they were imprisoned, he set them free. Pero may isa pa tayong tawag sa ganitong pagkilos ng Diyos o sa ganitong ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. We call it divine intervention. Narinig niyo na po ba 'yon? Yung salitang divine intervention, sa Tagalog yung pakikialam ng Diyos. Divine intervention happens when God interfere in our life, which at times, popularly, we regard it as miracle. Yung hindi mo alam pero may ginawa ang Diyos na out of your control. Yung Diyos ang kumilos, nakialam na ang Diyos. That's divine intervention. I remember a story about our experience of God's intervention. I'll just make this quick. I know, may office pa po kayo. Meron pa kayong trabaho. But I'll just make this very quick. Nalala ko yung kwento. If I remember it correctly, I am 4 or 5 years old during that time. Almost the same time. Ganito din po. Summer po yun. Nagpa-outing yung aking mga magulang sa aming mga mananahe. No? Kasi meron kami dating tahian. Pag summer, may outing yung aming mga workers. At the day before the outing, namili kami. Sinama kami ng aming mga magulang to buy food, stuff na kakailanganin, at inabot kami ng gabi. And during that time, bago yung kotse namin nun. Kakalabas lang ng kasa, ginamit namin. Bagong-bago. And nung gabi, nakalimutan ng mama ko bumili ng film. Diba dati yung camera, di film pa. Nakalimutan niyang bumili ng film. Kaya sabi niya sa papa ko, bibili daw muna siya ng film. And so, yung father ko, huminto sa gilid noong bilihan ng film.
While parking, we were waiting for our mother to come back. Nung pagbalik niya, biglang may dalawang lalaking sumabay sa kanya, pumasok sa loob ng sasakyan namin, at minaneho ng isang lalaki yung sasakyan namin. We were crying inside the car. Hinuhold up kami sa loob ng sasakyan. And my father was wearing a ring apart from his wedding ring. Hindi matanggal-tanggal. Gusto nung lalaki, putulin yung daliri nung tatay ko. We were really crying. I was 4 or 5 years old. And my sister was around 9 years old. Kuya ko was around a year older than me. So we were crying inside the car. Hinuhold up kami. And I was only praying. I was only praying during that time. And we do not know what happened next. Ang tagal namin sa loob ng sasakyan at tinututukan nila yung baril ng papa ko, biglang binaba kami sa isang madilim na lugar. For others, they would say, milagro na nabuhay kami. Tinangay yung sasakyan namin, tinangay lahat. No? But that's not important for us anymore during that time. For others, it's miracle. But for us, I believe it was a divine intervention. Wala na kaming kalaban-laban. Wala kaming kaalam-alam kung paano makakatakas doon. But now, recalling everything, kumilos ang Diyos at iniligtas kami. My dear brothers and sisters, this is what our readings would want to tell us, that Easter is about God being alive in our lives. If you feel that God has left you, if you feel na pinabayaan ka ng Diyos, hindi pa tapos ang Diyos. Because the ending should be saving. Kung pakiramdam mo, parang pinabayaan at hindi ka naman inililigtas ng Diyos, wait for His divine intervention. Because this is what God is all about to us. For us to experience that He is alive. And we can feel it through His interventions. After all, He will never allow us to be condemned. Because He came for us to be saved. Amen.